Kiko Pangilinan, gustong hukayin ang mga labi ni former President Ferdinand Marcos aka Apulakay, sa libingan ng mga bayani kapag nanalo di o mano ito sa pagka-Vice President. Ang tanong, payag ka ba na huhukayin ng mga dilawan ang labi ni former President Ferdinand Marcos mula sa libingan ng mga bayani? Bago ang lahat. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na, like and share na rin at tumutok lamang sa video na ito para sa buong detalye. Maraming salamat po. Magiging laughing stock tayo sa buong mundo dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. We will have to undo this injustice that has been inflicted upon the victims of martial law in our nation. And we will tirelessly work to reverse and to undo this burial in Libya, in the Libya. So yun siguro ang ating unang salita. Kung may mga katanungan tungkol sa mga legal na mga steps na maaaring may sagawa at iba pang mga pagkilos, ay we are more than willing to answer questions. So, okay, sige. Sir, yung mga binapangit mo ako na maaaring po mag-file yung petitioner's promotion for kung ikaw ang tatanungin, payag ka ba na hukayin ng Liberal Party ang mga labi ni former President Ferdinand Marcos mula sa mga libingan ng mga bayani? Kung mananalo ito sa darating na halalan 2022, magkomento upang malaman ng taong bayan kung ano ang opinyon mo. Maraming salamat po sa panunood. God bless us all.